Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia Seaside. Magbibigay tayo ng update tungkol sa ginagawang proyekto dito, ang Mall of Asia Expansion Project. So guys, napakaraming tao dito ngayon sa Mall of Asia Seaside, lalong-lalo na tuwing gabi. Patuloy pa rin kasi na dinadagsa ang lugar na ito pagkatapos ng mahigit isang dekada mula nang binuksan ito. Sobrang crowded na talaga dito sa Mall of Asia, kaya naman naisipan ng management na magkaroon ng expansion project. Katulad nga ng ginagawa ngayon dyan, magdadagdag ng isa o dalawang floors sa mall, magkakaroon pa ng sky garden at football stadium. Ngayong 2023, ongoing pa rin at tuloy-tuloy ang mga proyekto na ginagawa dito. Ang dating entertainment mall ay na-demolish na nga at tinatayuan ng dalawang bago at exciting project, ang Mall of Asia Football Stadium at ang bagong Sky Garden. Makulimlim yung panahon ngayon, kaya medyo madilim yung video natin. Simula nung pagpasok ng taon na ito, palagi na lang umuulan mula tanghali hanggang sa hapon o kaya madilim yung panahon. Pumunta na tayo dyan sa malapit at tingnan natin yung progress sa ginagawa mga bagong proyekto sa taas ng Mall of Asia. Pupunta din tayo mamaya sa harap kung saan meron din ginagawang proyekto doon. So yun guys, patuloy pa rin ang construction ng mga proyekto dito. Matatagalan pa siguro bago matapos ang mga ito. Yan po nakikita natin, yung parang spaceship ay ang Galleon Museum. Isang proyekto din ng SM na matagal lang natapos. Magbubukas na dapat yan noong year 2020. Kaso inabutan nga ng pandemya at hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon ng opening. Yung buong mall dito sa likod ay talagang dinemolish at tinayuan ng bagong structure. Kailangan siguro ng matibay na foundation para sa itatayong football stadium at ang bagong sky garden dyan sa taas. Sana maganda yung football stadium at yung sky garden, isang bagong atraksyon na naman dito sa Mall of Asia pag nagkataon. Ang stadium ay pwede rin maging bagong venue ng mga sports events, mga concert at marami pang iba.
Ang Sky Garden naman ang magiging bagong pasyalan dyan sa taas ng Mall of Asia. Ito ang kasalukuyang progress dito sa ginagawang mga proyekto ngayong 2023 dito sa Mall of Asia. Dito naman sa kabila, yung Galleon Museum na hindi pa rin nagbubukas hanggang sa ngayon. Pupunta naman tayo dito sa harap kung saan may ginagawa din ng mga proyekto dito. Ito naman yung latest progress dito sa harap ng Mall of Asia na patuloy pa rin na nagsasagawa ng major rehabilitation. Magdadagdag din siguro ng isa pa or dalawang floor dito sa side na ito. Siguro bago matapos ang 2023, makukumpleto na ang mga bagong proyekto na ginagawa dito sa Mall of Asia. Isa yan sa mga exciting na aabangan natin kung ano ang magiging itsura ng mas pinagandang Mall of Asia. Ayan guys, makikita natin mukhang malapit nang matapos yung ginagawa dito sa harap ng Mall of Asia. Dito naman sa likod, sa seaside, malapit na rin simulan ang pagtatambak ng lupa dito bilang bahagi pa rin ng Mall of Asia Expansion Project. Magtatayo ng man-made islands na may lawak na 365 hectares. Abangan natin yan sa mga susunod na araw. Yun nga lang, kapag natambakan na ng lupa dito, mawawala na yung dagat at mauusog na doon sa malayo. Kaya habang hindi pa nagsisimula, pumunta na kayo dito sa likod ng Mall of Asia Seaside. Ito naman ang Mall of Asia Arena ngayong 2023 at nasa likod niyan ang pinakamalaking IKEA store sa buong mundo. Napakaraming tao dito ngayon sa MOA Arena. Siguro may concert o di kaya sports event. Anong masasabi nyo sa Mall of Asia Expansion Project at sa mga proyektong tinatayo dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.